Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang kumakalat na balita na nasangkot si First Lady Liza Araneta Marcos sa kaguluhan sa House of Representatives, yung tangkang pagpapatalsik kay Speaker Romualdez na nagresulta sa pagkadimot ni former President Gloria Macapagal-Arroyo. So bago ko talakayin ang detalye niyan, ulitin ko na naman yung panawagan. Gusto nyo bang magkaroon ng part-time job, work at home? Requirement lang is college graduate kayo, may laptop sa bahay, may internet, ang edad nyo 50 years old pababa. I-text nyo ang aking anak, 0927-930-5257. Ang anak ko nagtratrabaho sa isang multinational company, kailangan nila maraming part-time employees. So ito, bagong development ito. Si First Lady Liza, ang dahilan daw, unconfirmed report, kung bakit na-demote si PGMA. Senior Deputy Speaker. To recall, ang alam ko, magkamag-anak si former First Gentleman Mike Arroyo at saka si First Lady Liza magkamag-anak through Araneta. Kaya lumalabas na ano, may close family ties ang Arroyo at saka Araneta. You know? So, in short, magkakampi ang Araneta at saka Arroyo. Ano daw, lumalabas na ang mga ibang congressman, inaano nila si GMA na i-unseat, magkudita sa House kasi may blessing. Ang gusto daw ni First Lady Liza ang maging speaker si PGMA. Yun ang senaryo. So, totoo ba na may blessing si First Lady Liza na patalsikin si Speaker Romualdez para makaupo ang kanyang alyado si PGMA? Ito, sa headlines ngayon ng Philippine Star, title, GMA clears First Lady in House co-spot. Walang kinalaman si First Lady sa nangyari sa House of Representatives. Very clear na statement ni PGMA. Okay? So, ito yung exact statement ni PGMA. Former PGMA. It is disrespectful to her and to her intelligence. That she has been dragged into this kind of controversy. Whoever is spreading these pathetic rumors are the ones duping the Filipino people, and they should now move on to the serious business of making positive contributions to national progress. Yun po ang statement ng dating Pangulo. So, in short, hindi po yun totoo. Walang kinalaman ang First Lady. Okay? So, klaro na po. Kung malala ninyo, last week, na-demote si PGMA as Senior Deputy Speaker. Siya po ang next in rank to Speaker Romualdez dahil senior nga siya. Na-demote siya sa ordinaryong deputy speaker na lang, which is maraming nag-react. Okay? So parang lumalabas na may matinding problema sa House of Representatives dahil sa pagka-demote nito. Ang rason nga na-demote siya ay nalaman ni Speaker Romualdez na nagplaplano si Congressman
Gloria Macapagal Arroyo na magkudita. But then, nag-insist si Congressman Arroyo na wala. Wala siyang planong ganon. At ang nakadagdag pa sa putok o controversy, si Vice President Inday Sara Duterte na aliado, very close din kay PJ May, nag-resign sa Lakas CMD. At nagpasaring, although hindi niya man niya pinangalanan, but many believe na itong si Speaker Romualdez, pinangalanan, tinawag ni VP Inday Sara na isa kang tambaluslos, masyado kang maambisyon sa politika, something like that. Okay, so si PGMA, as former president, veteranong politika, politician, sabi niya wala siyang ganun. Sinasabi niya na hindi magsasucceed whatever na kudita kung walang blessing ang sitting president. Kaya sabi niya, ayaw kong sirain ang unity na nakatulong ako ng kaunti sa pag-form nito at nagkaroon nga ng landslide win ang unity last election. Kaya ang statement niya ganito, I made a humble contribution to the joining of forces that became the unity. And the resulting supermajority in the House is a major force for delivering our president's agenda. Thus, I would never take any action to destroy it. Totoo nga naman. I agree with this. Nga dapat, ang presidente, ang may go signal nga, sige, tanggalin na si Martin, PJ, may ikaw na. Dapat ganun. Kung patraitor na ikudita ang House, walang mangyari. At madidestroy lang yung unity. Okay, si Speaker Romualdez naman, I don't know kung saan niya narinig yung ganong balita. Yun, para sa akin, ang may kamalian dito, si Speaker Romualdez. Ang maganda sanang ginawa niya is, nag-usap muna. Kahit sila-sila lang nag-usap. Kailang, very unceremonious kasi yung ginawa ni Speaker Romualdez. So, to me, nawalan na ako ng yung pagkabilib o respeto kay Speaker Romualdez. Lalo akong bumibilib kay PGMA sa aksyon niyang ganito. Na parang ngayon, lumalabas, tinanggap niya na yung kanyang kapalaran nga na demote siya. Kailang, kasi in public, yun na, nagsasama na si Speaker Romualdez, PGMA, wala lang. But to me, deep inside the former president, nako, humanda ka, Martin Romualdez, yun ang nakikita ko. Lalo na si VP Inday Sara. Alam naman natin ang ugali ng ating mahal na vice-presidente. Ayaw niya ng ganyang kalukuhan. Ayaw niya ng ganyang patraidor na ano. So, to me, ito na yung pag hindi ito ma-damage control ni Speaker Romualdez, aanihin niya yung makakarma siya later on. Ang maganda dito, ang presidente, he's doing his best para maibalik yung magandang saman. Hopefully na ganun. Kasi yung sa Cebu, 2 days ago na siguro, mayroong launching ng pier sa Cebu. So, I believe na pina-attend ni PBBM si, nandun kasi si VP Inday Sara, pina-attend din niya si Speaker Romualdez. At nagsama. After yung launching ceremony, nag-usap yung tatlo and I believe na isa ito yung pinag-usapan nila na forgive and forget. Which is, dapat lang na ganun ang gawin kasi we have many things to do. Hindi pwede na ma-derail yung political agenda ng gobyerno
para makapasar tayo ng maraming batas para masuportahan ang gustong mangyari ng administrasyong ito. Kaya, again, klaruhin natin. In fairness, walang kinalaman si First Lady Lisa Araneta Marcos sa nangyaring kaguluhan sa House of Representatives.